Hello mga guys, JTech Moto here. Welcome na naman sa ating new vlog. So for today's vlog, ang didiscuss natin, ang topic natin for this vlog is yung tinatawag na DCT, or ang meaning nito is a dual clutch transmission. Parang two transmission in one, no? So pwede kang mag-automatic or pwede kang mag-manual by push button lang mga guys, no? So ito po yung ano, ito po yung gears niya sir. Add ng gear, tapos saka yung, ito po yung downshift po. Pwede mo siyang i-manual. So parang nagmamaneho po kayo ng automatic na car. Ito kasi, makikita nyo lang doon sa mga big bike ng Honda. I don't know, no, ba't hindi pa ina-adapt ng ibang mga motorcycle manufacturer, no? Talagang totally wala siyang clutch. Kung mapapansin nyo, yan yung nakikita nyo sa video, pinapakita ko sa inyo, na talagang totally wala siyang clutch. Yung dalawang lever niya, pang brake na siya, no? Ayan guys, ito daw yung automatic ng Africa Twin. So meron siyang paddle shifter dito. Ito yung up, tapos ito yung down. Downshift. Tapos normally brake, dati clutch siya, no? Ngayon hindi na siya clutch, brake na siya. Para siyang tawag dito, scooter. So pati dito, brake din to. Tapos gasolina. Ayan, ang dami niyang ano, mga buttons. Ayan, hindi na natin kabisado to. Normally kasi ang clutch nasa left hand, no? Pero itong nakikita nyo, yung left hand ko, yung lever dyan, brake yan. So hindi siya clutch, no? So ano yung pinipindot para mag switch gears ka? So yung push button lang. Ayan, yung nakikita nyo sa screen nyo, plus or minus. Okay? So paano ba 'to nagwo-work mga guys? So stay lang kayo dito sa video na 'to at ituturo ko sa inyo kung paano ito nagwo-work, no? Una, ipupush nyo lang yung button, mamimili kayo ng mode kung automatic, full automatic or manual. So palimbawa, pinili nyo automatic, so wala nang clutching 'yon. So throttle na lang kayo lagi, no? Ngayon, kung pinili nyo naman manual, so nandun yung DCT na papasok dun sa manual transmission na magpa-plus or minus ka. So, halimbawa, naka-gear 1 ka, gusto mo mag-gear 2, so plus ka. Tapos gear 3, plus, hanggang maabot mo yung desire na gear mo. So, depende dun sa speed, sa takbo mo. At normally, ginagamit din ito sa mga engine braking. Okay, mga guys. So ngayon, bakit tayo nandito sa kotse? So papakita ko sa inyo, kasi itong sabi ko nga sa inyo kanina, matagal na ito na nasa kotse. Pero sa motor, bibihira, no? Pero high-tech lang talaga yung mga merong ganito sa motor. Ito mga guys, papakita ko sa inyo, ide-demo ko sa inyo kung paano ito sa kotse. And then, papakita ko sa inyo kung paano ito sa motor. Tara! So nakikita nyo, ito yung transmission ng kotse, no, ng Toyota Hilux. So meron siyang automatic saka meron siyang manual, no? Okay. So pagka nilagay ko 'yan sa drive, automatic na 'yung transmission mo, no? So ngayon ang tanong nyo is paano dito sa manual. So makikita nyo dito D, ayan nakatutok siya sa D. Tapos ngayon kung gusto ko siyang gawing manual, ito 'yung relax mode na bahala na siya mag-switch ng gears niya. So, depende dun sa speed mo. O, siya na ang bahala. Ngayon, paano tong manual? Pagka manual, alagay ko siya dito. Ayan. So, yan, naka-manual mode na siya. Yan na yung plus or minus, no? Siyempre, mag-start ka sa gear 1. Tapos, kung gusto mo mag-gear 2, plus ka. So, plus, no? Pag gusto mo naman magbawas ng gear, minus naman. Minus. Okay? So, ano yung indicator na to mga guys? Paano mo malalaman kung ano yung speed mo? Okay? Dito sa panel niya. Ayan, dyan siya makikita. So, kung mapapansin nyo dyan, ayan, naka-S3 siya. Kung gusto mo mag-plus, ayan. S4, tapos S5, S6. No? Okay, yun ang pinakasagad niya. Hanggang gear 6. So, parang sa mga big bike din, no? So, pagka gusto mo naman magbawas, halimbawa, bumagal ka, so, bawas naman, ayan, no? S5, S4, S3, S2,
S1. Okay? So, dyan mo siya nakikita. So, ito lang din yung pinepress ko, no? Mga guys. Okay? So, ganun dito sa kotse. Okay? So, balik natin sa park. Yan, naka-park siya. So, para yan yung safety na nakalock. Okay? Ito naman yung sa motor, guys. Kung paano siya gamitin, una, yan, ipipress mo yung mode. So, mamimili ka kung automatic or manual transmission yung gagamitin mo. So, halimbawa, naka-manual mode ka, dito sa kabila, sa left hand, nandun yung plus or minus. So, gaya nung pinakita ko sa inyo dito sa kotse, no, na meron siyang plus or minus. Okay? So, yung plus, yung add ng gear, higher up, and then yung minus, yun yung pag-low naman. So, imagine mga guys, no, meron sa motor nito, pero, yun nga, wish lang natin sana, no, na even yung mga small bike na hindi naman, na yung mga can afford natin na mga bike, sana idagdag nila itong features na to, no? Kasi normally nilalagay nila to sa mga top of the line na mga motor na hindi natin kayang bilhin dahil sa sobrang mamahal, no? Eto mga guys, sabihin ko sa inyo kung ano yung mga motor na merong ganyan. Yung Africa Twin, yan, meron yan. Kasi napakamahal naman Africa Twin, saka adventure bike ito. So meron siya niyan, saka yung Honda Goldwing. Alam niyo ba price yung Honda Goldwing? 2 million. Okay? Tapos yung isa pang alam ko, yung Rebel 1100. Honda Rebel 1100. No? Yung Honda Rebel 1100 wala pa dito sa Pilipinas, pero pwede kang bumili nito sa ibang bansa, papaship dito. Okay? So yan yung mga naka DCT. Sana ito na yung maging future ng manual transmission na pwede kang mag-switch ng automatic saka manual. Ngayon mga guys, siguro tatanungin nyo, no? Naka-automatic na tayo, ba't gusto pa nating mag-manual? Okay, ito ang sagot dyan mga guys. Kasi ang automatic transmission, okay, relax mode siya. Pero pagka gusto mo at mahilig kang umarangkada, gusto mo ng medyo performance, kailangan mo manual talaga mga guys. Kasi iba talaga yung batak ng manual. So, why na ang reason kung bakit ang mga sports car at yung mga sports bike, like itong mga big bike, eh, naka-manual pa rin siya. Kasi, andyan yung performance mga guys. So, imagine mga guys, merong mga motor like itong na-try ko, itong say X6R. Ang first gear nito mga guys, umabot ng 120. No? Sa first gear lang, iiwanan ka na niya, no? So, pagka naka-automatic ka, guys, automatic siya yung magsiswitch ng gear, eh. So, nawawala yung batak, nawawala yung arangkada. So, hindi mo kasi masabi pag automatic, nag-gear 1 ka lang. Okay? At least, pagka gusto mo ng performance, medyo gusto mong maglaro, no? Talagang, yan, meron kang choice na switch to automatic. So, para malakas yung arangkada. Yun yung reason guys, bakit maganda pa rin yung merong manual. So at least kung ang motor mo is a dual clutch transmission, so pwede kang mamili, no? So depende nga sa mood mo, like I've said, no? Kung relax mode ka, so automatic. Kung naka sports mode ka, mag manual ka. So, yan sana mga guys ang i-adapt natin. Sana, wish lang natin ito sa mga motorcycle ano natin na mag-innovate sila, no? Na ilagay nila ito even do sa mga low displacement na mga motor, no? Kasi, I'm sure mga guys, may enjoy nyong gamitin yan at more flexible sa pag-ride natin. Okay? Okay mga guys, so hope na may natutunan kayo sa akin. Regarding dito sa dual clutch transmission na most of us na hindi nakakaalam na meron na at available na yan sa mga motor, no? Na sana all magkaroon yan at sana all din ang motor din, even yung mga lower displacement ay lagyan nila yan. So yan mga guys, so hope na may natutunan kayo sa vlog na ito. Kung bago ka lang sa channel na ito, pa-like and subscribe na lang. At marami pa tayong i-discuss na gaya nito na pwede nating matutunan, ma-explore at ma-share sa inyo. Okay mga guys, again, salamat sa panonood at sa patuloy niyong support sa akin. Okay, thank you. Till our next vlog mga guys. Bye-bye.